Magandang umaga mga kabilyard. Welcome to Pool Masters Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan naman natin tong laban ni Efren Reyes sa Germany. Kalaban niya dito si Alexander Seward. Ito yung 10-ball international pool tournament. Ito ay race to 7, winner's break ang kanilang rule. At si Efren Reyes ang nanalo sa lag dito sa first rack, kaya siya yung nag-break. At ito nga, nangunguna si Reyes dito sa rack number 1. At meron siyang magandang ball positioning and preparation dito sa mga bola na natitira. So this is rack number 1, Reyes is on the table. Last two ball ni Reyes, aiming sa ball number 9. Maganda pa rin yung ball positioning dito ni Reyes. Last ball para sa rack number 1. Ball number 10 deposited. 1-0 ang score natin dito. Si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 2. Last two ball ni Seward, at ito nga naipasok niya itong 8, kaya maganda rin ang ball positioning niya dito sa 9. Last two ball para sa rack number 2. Nadyadyan pa rin si Alexander Seward sa table. Pasok ang guess at ang score natin tabla ng 1. At ito si Alexander Seward na magbe-break sa rack number 3. Mukhang dry break dyan si Alexander Seward, kaya back to table si Reyes. Meron siyang available shot dito sa 1 ball at maganda rin ang
pagka-position ng mga bola. Tingnan natin kung makarun out ulit si Reyes dito sa rack number 3. Mukhang didikit pa dito sa 5, no? Yung nga, dumikit sa 5 yung ball positioning dito ni Alexander Seward. Mukhang walang possible shot kung hindi itong kick shot lang. Mahina pa rin si Alexander dyan sa mga ball control and ball positioning. Hindi tulad ni Efren Reyes sa kanyang tagal na at experience, no? At makikita natin dito yung agwat ng dalawang player na ito. So nag-kick shot siya, tinamaan, at ganun pa man na open ang bola dito kay Efren Reyes. So back to table si Efren, at tingnan natin kung makarun out siya dito. Last two ball na ni Efren Reyes dito sa rack number 3, no? At kinukuha na niya ng magandang ball positioning dito sa Jess. Tingnan natin kung makuha na niya ito ng magandang spin para sa ball preparation sa ball number 10. Muntik pang kumalog at hindi pumasok, no? Kaya lang ayun, kinain ng corner pocket kaya pasok pa rin.
Last ball si Reyes dito sa rack number 3. Pasok ang Jess, kaya ang score natin dyan 2-1. Lamang si Reyes ng isa. Si Reyes pa rin ang magbe-break dito sa rack number 4. Nakukuha talaga ni Reyes dito yung kanyang momentum at ito nga, last 3 balls siya dito sa rack number 4. Maganda pa rin ang ball positioning niya. Mahusay pa rin ang ball control ni Reyes bagamat ang edad niya dito ay nasa 54 years old na si Efren Bata Reyes. Last 2 ball para sa rack number 4, aiming siya dito sa ball number 9. Basic yung kanyang tira dyan at ganun pa man napaka-effective niyan para sa ball positioning niya dito sa last ball, rack number 4. Pasok ang Jess, lamang na ng dalawang rack dyan si Reyes, 3-1 ang score natin. Si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 5. Makikita natin dito no yung ball positioning at ito nga na
kuhanan pa ng break ni Reyes, kaya lang bumalik yung ball number 10. Pero available na yung next object ball niya doon sa corner pocket. Mahusay talagang si Reyes dito sa kanyang ginawa na yan para ma-stop niya yung bola. Aiming siya ngayon dito sa next object ball, ball number 6 sa corner pocket. Last two ball ni Reyes dito sa rack number 5 at maganda ang ball positioning niya dito sa 9. Konting backspin lang yan sigurado. Ayun, so nakakuha na magandang ball position dito sa Jess. Pasok na naman ng 10 ball. Ito, lamang na ng 3 puntos si Reyes. 4-1 ang score natin dyan. Si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 6. Ito ay race to 7 at meron silang rule na winner's break dyan sa kanilang rule na yan. This is a 10 ball match. It is an international pool tournament. Pwede silang manalo dito ng $45,000 sa magiging champion. $25,000 naman para sa second prize at $10,000 naman para sa third prize. Ito ay quarter finals na laban dito kay Alexander Seward. At makikita natin dito medyo sumablay talaga si Reyes sa kanyang bank shot at back to table si Alexander Seward para dito sa rack number 6. Mukhang hindi nabibigyan ng pagkakataon ni Efren Bata Reyes itong si Alexander Seward, no, at maganda talaga yung ball positioning dito ni Reyes. Pati ang kanyang ball control, mantakin nyo yan mga kaibigan, mga kabilyard, no, eksakto sa angle, eksakto sa ball spin at saka doon sa kanyang positioning. Ito, nakikita nyo parang napaka-basic pero nasa queuing ng ball talaga yan, tsaka ng stick. Pasok ulit ang 10 ball. Panalo dyan si Reyes sa rack number 6 na yan. 5-1 ang score natin. Lamang si Reyes ng 4 na rack. Siya pa rin ang magbe-break sa rack number 7.
soft break si Reyes dito na at pumapasok talaga doon sa side pocket. So may available shot siya dito pero mukhang mahirap yung angulo. Sablay dyan si Reyes, no, na undercut niya yung one ball. At back to table itong si Alexander Seward. Mukhang nakabawi ng tira dyan itong si Alexander, no, at maganda itong ball positioning niya dito sa ball number 7. Score natin dyan, 5-1 lamang si Reyes at humahabol itong si Alexander. Race to 7 ito at mukhang maganda ang ball positioning niya dito sa 8. At malamang makakapuntos dito si Alexander dahil given na itong easy shot sa side pocket. Nako, napasobra pa yung tira or napakulang. Kaya nag-straight itong bola ni Alexander. Tingnan natin kung ma-run out niya. Ganun pa man, naipasok niya, no? 5-2 yung score natin dyan. Si Alexander Seward ang magbe-break sa rack number 8.
medyo alanganin talaga yung ball position nitong uno at nakadikit pa dito sa cluster, no? Kaya yun, tinuro ni Reyes sa side pocket. Ganun pa man, hindi pumasok at na-open ang one ball dito kay Alexander Seward. Tingnan natin kung may pasok niya ito. Long shot ito at the same time, kailangan niyang ikat itong uno dito sa corner pocket. So, tingnan natin yung linaw ng mata nitong si Alexander at kung makuha niya itong uno. So, nag-decide na lang si Alexander na mag-play safe, pero ganun pa man, na open pa rin yung one ball, no, sa tira at hindi niya na ilagay sa likuran ng 10 ball. So back to table si Reyes para dito sa ball number 1, rack number 8. Ang score natin guys, 5-2 lamang ng tatlong rack si Reyes dito. Lumabas yung planong safety play ni Reyes dito sa ball number 1, no, sa likuran sana ng 7 at 5. Kaya ito may available shot si Alexander dito. Tingnan natin kung makarun out siya. Last two balls na naman ni Reyes dito sa rack number 8. No? Ito maganda ang pinakita niyang ball positioning sa Jess. Mukhang tatapusin ng maaga ito ni Reyes itong kanilang laban ni Stewart. Pasok ang Jess at 6-1, no? Ang 6-2 ang score natin dyan. Si Reyes pa rin mag-break sa rack number 9. Sa break na yan, mukhang dry break na si Reyes, kaya back to table itong si Alexander Seward. Tingnan natin kung makahabol pa siya sa score at maganda ang ball position. Merong tira dito sa uno pero mahirap yung pocketing. So tingnan natin kung makuha ito ni Alexander or mag-play safe siya. Thank you.
Mukhang kailangan talagang nipisan ni Reyes, no? At may harang na 8 dito sa gitna. Kaya tingnan natin to, nagbago ng tira si Reyes, nag two rail cushion o kick shot. Mas mainam itong play safe na ito na ginawa ni Reyes, no? Napakahusay niya talaga sa mga kick shot at saka sa mga play safe na ganyan. So, back to table si Stewart na walang possible shot dito sa one ball at mahirap yung kick shot dahil nakaharang yung tatlong bola, no? Yung 9, 5 at saka 10, talagang totally guarded ito kaya nag-decide siyang mag jump shot na lang. Mukhang na foul dito si Stewart, Seward at tumama sa 3. Bolinha naman kay Reyes dito sa rack number 9. Mukhang hindi na pagbibigyan talaga ni Reyes ito dahil maganda ang pagkakakalat ng bola. Last 3 ball ni Reyes dito sa rack number 9 at mukhang hindi niya na talaga pagbibigyan itong si Alexander Seward at maaga na niyang tinapos. Napakahusay talaga ng ball control ni Reyes dito. Grabe yung kanyang precision. At ito nga, last ball para sa corner pocket. Pasok ang Jess, panalo si Reyes. 7-2 ang score natin. Thank you guys for watching.